Okay, so yun po mga kababayan and magandang umaga po sa inyo. Ano lang na, very short video lang po ito. Hindi ko lang talaga maano. Hindi lang ako maka-get over. Mga kababayan, so para si PBBM kasi, si Pangulo, may post vlog kahapon. May vlog sa kahapon mga kababayan. Siyempre, heart month ngayon, di ba? February. And siyempre, sa 14, Valentine's Day, di ba? Mga kababayan. Siyempre, makaka-relate lahat dyan. Yung may mga asawa, yung may mga jowa. paano naman yung mga single? Na walang kamingle, di ba? Biro lang po, mga kababayan. Ano lang to, huwag kayong mag-alala, hindi po political ang ating content sa araw na to. Si Pangulo po kasi may video na ginawa. Tanggalin ko lang yung audio, mga kababayan. Kasi ano to eh, may copyright yung audio. Sabi po dito ni Pangulo, kasi si Pangulo nag-exercise. Sa Malacanang po ito, ang bagong Pilipino ay maalaga sa kanyang kalusugan. Okay, tinanggal ko lang yung audio ni Pangulo. Ngayong buwan ng mga puso, ipagdiwang natin ang pagmamahal sa ating sarili. Alagaan natin ng ating mga puso dahil walang ibang mag-aalaga dyan kung di ikaw lang. Pambihira, no? Lalo na kung single ka. Alalatid kung kaya to. Puso, dahil wala nang ibang mag-aalaga dyan kung hindi ikaw lang. Lalo na kung single ka. sorry, mga kababayan. Pambihira, oh. sa bagong Pilipinas, mga kababayan, yung bagong Pilipino. Siyempre, sa pinakita rin naman po ni Pangulong Bongbong Marcos, you must be physically fit. So, yung mga nagsasabi dyan na si PBBM may sakit, shout out doon, sino yun? Na si Pangulo daw, dapat mag-leave. Sick leave ba yun? Yung pinost nung isang laos na si Pangulo daw dapat nakasick leave, mga kababayan. Kasi mukha daw may sakit. May sakit ba yan? Nagbubuhat. O, tignan nyo ito. Tas kaya pa nito? Sila kaya dalawa ni Pangulo? Mag-competition kaya sila, mga kababayan? Mag-curl ups ka na may ano pa? May weights ka pa na karga-karga. tas ito. Mag-barbell kayong dalawa. Sasabi na ano eh, dapat daw i-public ni Pangulo yung kanyang kalusugan. Ayun na. Excuse me. Di ba, mga kababayan? Kaya po, yung sa atin naman dito, yung sa content na to. Gusto lang ni Pangulo ipakita sa bawat Pilipino na kung saan importante din po mga kababayan na atin pong pahalagahan ang bawat isa. Yung kalusugan natin mismo, siyempre, lalo na yung puso po natin mga kababayan. Maraming ano yan maraming meaning. Okay, puso ba yung pag-ibig mo? O yung mismo, siyempre, as a very important part of our body, yung puso, mga kababayan. And, siyempre, yung physical din po nating katawan. Because, how can we perform our duty? Example, government official ka. Especially, PBBM, as the most important person in the Philippines, bilang presidente po natin. Paano niya po ba magagampanan ang kanyang tungkulin, ang kanyang gawain bilang isang pangulo, ama ng bayan? Napakarami po niyan. Paperworks, groundworks, mga kababayan. Talagang trabaho ng isang presidente yan. Ngayon, ang tanong po dyan, magagampanan niya po ba yun kung siya ipatpatin? Magagampanan niya po ba yun, mga kababayan, kung siya po mahina, weak, physically. Not only mentally, emotionally, but also physically. Magagampanan niya? Hindi po, mga kababayan. Why? Kasi always siya nakaratay. Always siyang mag-e-excuse.
ay hindi ako ano kasi sakit yung ulo ko. Sakit yung ano ko. Nahirapan ako huminga. Hindi ako makakasali ng ano. Hindi ako kasali. Wala muna ako sa meeting. Excuse ako. Di ba, mga kababayan? Hindi magagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Magagampanan ang kanyang trabaho. Once na lumakad siya sa isang araw, example, yung pinaka-latest niya, the other day is yung sa Bangsamoro, di ba, na activity. Then, kinagabihan, may activity pa siya. Yung sa Dabaw na lang. A day before nun, mga kababayan. Yung sa Dabaw. Yung unang activity ni Pangulong Bongbong Marcos, yung bulk water supply, yung sa Aboitiz. Then the second one is the distribution of the title sa Rizal Memorial College. Then the number three is yung sa DOTR. Number four is yung situation briefing, di ba? Sa buong Davao region and other some parts of Mindanao. And the situation and the event number five ni Pangulong Bongbong Marcos nung isa'y nasa Davao, mga kababayan, was yung aerial inspection niya together with Saplag de Mayo. Magsasabi, tingnan niyo, mapachaper-chaper lang, guys. Yung ganyan na aerial inspection, ginawa rin niya ni dating Pangulong Duterte. Ginawa rin niya ni Pinoy dati. Anong problema niyo? Malaking problema niyo? Gusto niyo sumakay din para makapag-aerial inspection din kayo, puno? Di ba? Ay. Pero ito, pagpapakita lamang po ito na mismo sinasabi ni Pangulo, dapat healthy ka, malusog ka. So that you can perform your duty at the best of your ability and capacity, physical capacity. Di ba? Not only the government official, even the private individual. Siyempre, responsibilidad mo, pananagutan mo, or tawag nito, responsibilidad mo. Example, as a family man, how can you provide for your family if you yourself, ikaw mismo sa sarili mo, sakitin? Paano ka magiging makakapag-provide? Example, enough na paano ka makapagtrabaho para may pang sustento sa lahat ng mga pangangailangan, basic commodities, basic goods, basic needs ng pamilya niyo. 'Di ba? Kung kaya mo naman na gawing malusog ang sarili mo, 'di ba? Sayang naman kung nagkataon. Kaya maganda, mga kababayan, na tayo mismo maalagaan din natin ang ating sarili. Yan po ang importante, mga kababayan. 'Di ba? Kaya tama ang panawagan ni Pangulo. Alagaan mo ang sarili mo. Play ko yung video ni Pangulo, mga kababayan. Ang bagong Pilipinas ay mahalaga sa kanyang maalaga. Okay. Ngayong buwan ng mga puso, ipagdiwang natin ang pagmamahal sa ating sarili. Ayan, tama. Di ba? Alagaan natin ang ating mga puso dahil walang ibang mag-aalaga niyan kundi ikaw lang. Lalo na kung single ka. Di ba? Tindi. PBBM po yan, mga kababayan. Diba? Mas malakas pa yata sa Pangulo sa akin. Pero at least, ang ganda ng mensahe. Diba, mga kababayan? Maging maalaga din sa sarili. Lalong-lalo na sa puso mo, then yung kalusugan po natin mismo. Okay, so yun po, mga kababayan. Ang ganda ng hugot ng ating wala presidente, PBBM. Sa muli po, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan ko.